What's up mga ka-spikes? Welcome back to my channel. Happy New Year po sa inyong lahat. At kung bago po kayo sa channel na ito, ay welcome po sa channel na Matinik. Kung sa pinag-usapan po natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga animals, kabilang na po ang mga exotic pets dito sa Pilipinas. At ngayon, hulaan nyo, nasaan ako ngayon? Mahirap hulaan kasi kalagay na sa likod ko. So, nandito po tayo muli sa Avalon Zoo, kung saan na bibisita po tayo, dadalaw at meron tayong bibili dito sa loob. So samahan niyo po ako sa ating paglalakbay dito sa loob ng Avalon Zoo. Yan, so Happy New Year again, 2021 na. Welcome back sa Avalon Zoo. Celebrating life. Ito yung ating entrance, papasok lang po tayo sa loob. So under new normal, ito po yung mga paalala ng Avalon Zoo. Sabi nila, always wear face mask, wash, sanitize your hands, maintain social distancing. So hanggang ngayon, hindi pa po kami nakakabalik dito as tourist guide kasi nga hindi pa allowed ang guided tour dito sa Avalon. Sunod lang tayo sa mga protocols pag dumalaw tayo dito, bumisita. At para ma-enjoy natin yung pag-view sa iba't ibang klase ng mga animals dito sa loob ng Avalon Zoo. At the same time ay hindi tayo mahawaan ng ating pandemya, yung ating COVID-19. Nandito na po tayo sa Avalon Zoo sa cashier. Ayan. Ay, mga kailangan po siya, matino o ano, pabalang? Pabalang? So, ito po, napakapalad po natin, napakaswerte natin dahil ito po yung isang vlogger din. Malupit to, marami na itong subscribers at follower. So, duda ko, mga 33,000 na itong follower dito. So, welcome po tayo dito sa Avalon Zoo. Nandito po si Rio Baby. Rio, kaway sa mga subscriber ko dyan. Tapos, ipromote mo na rin yung channel mo. Mga ka-vlog. Ayan. Pa-subscribe po sa Yomars 14. Ano ba yun? Kalimutan ko yata yung ano ko ah. Nakalimutan mo na YouTube. Pero Avalon Zoo, siya rin po yung ano na doon. Siya rin po yung nagbablog about Avalon Zoo. Ayan. Wow. May pag-anon pa. At muli, nandito na po tayo uli sa pinuntahan natin before. Itong lagoon. Yung man-made na lagoon kung saan matatagpuan makikita natin ang mga arapaima. Pero dahil tawag dito, shallow ba yung water nito? Tawag dito. Yan, hindi natin masyadong makita. Pero, ayun. Tingnan natin eh, nangingitim doon. Nakita natin. Yung po yung... Ha? Ate Pien, Happy New Year! Asan yung arapaima natin? Huwag kang malalaglag ha. Ayun. Ayun yung ating arapaima. Sabi ko dun sa previous vlog natin, pagka pupunta kayo ng Avalon, ang una nyo hanapin yung arapaima. The largest freshwater fish in the world. Ayan. So nakaabang na sila ng pagkain nila kasi ito yung feeding area. Binibigyan sila rito ng mga chicken at iba pang karne. Pwede rin yung mga fish, tilapia, bangus, ganyan. Dahil itong mga isdan to ay carnivorous. Kumakain sila sa wild ng mga small mammals at even yung mga birds, kinakain nila yan. Dito, nandito rin yung dalawang black swan, Australian black swan. Ayan. Ayan. So, ang ating Australian Black Swan. Siyempre, galing sila ng Australia. Pinakamalaki sa lahat ng mga waterfalls natin, itong mga swan. So, dito sa Avalon, meron dalawang klase ng swan. So, yung ating Australian Black Swan at yung ating mga mute swan.
Ito yung mga swan natin. Again, sabi ko nga sila yung pinakamalaki sa family ng mga waterfowls, yung mga water birds na tinatawag. Yung mga swan, lumilipad din sila. At pag lumipad sila, yung grupo nila ay tinatawag na wedge. Yun. Magaling sila lumangoy, kaya nga tinawag sila mga water birds o mga waterfowls. Sila ay nag-adapt na dun sa kanilang habitat, which is yung mga ponds, lake. So dyan sila madalas makikita. So dito sa Avalon, maswerte tayo, nakita natin itong dalawang Australian black swan. Gaabang sila ng pagkain. Buka natin silang i-feed maya maya. So mga ka-spikes, pakainin na natin itong mga arapaima. Sabi ko nga, karnivoro sila. So dito sa Avalon, meron tayong chicken na binibigay sa kanila. Kung gusto nyo magpakain, 50 pesos po itong feeding nila. So ano natin po ito. So ganito lang magpakain. Wow. Mukhang marami silang nagagawan. Pagitin natin. Let's settle down muna. Tingnan natin kung alin dyan yung medyo malipa. Saan natin ibigay. Okay. Ito ulit. Tingnan natin. Okay. Gutom, gutom. Nagutom sila. Pakainin ulit natin. By the way, maganda pagka pumunta kayo rito, mag-feed kayo para makatulong din tayo dun sa ano, sa expenses na para sa mga animals natin sa loob na. Okay, isa pa. Buwan natin kung gusto nila ng dugo. Ay, gusto rin nila. Okay, last one. Pakainin natin ito. Okay, 1, 2. Okay, so ang Avalon nga, ang pangalang Avalon ay galing sa salitang ave or aves and lawn. So aves is bird and lawn is land. So maraming bird dito sa loob ng Avalon Zoo. At ito sa mga nakikita natin ay itong mga chattering lory, isa sa pinakamaingay ito na ibon. Ayan. Kumakain sila ngayon. Cute. So feeding time ng ating mga lory. Belong ko sa small family ng mga parrots. Ito naman po yung ating mga black cap lory. Tinatawag silang black cap lory dahil mapapansin natin doon sa ibabaw ng kanilang mga ulo, yan, sa tuktok nila. Meron tayo makikitang mga kulay itim dyan. Yan, hango yung kanilang pangalan. Yan, ito yung mga black cap lory. Sila rin po ay tinatawag na tri-colored lory at itong mga lory na to ay matatagpuan sa New Guinea. May average lifespan na 20 to 25 years. Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng mga gantong parrot, medyo matagal-tagal yung lifespan nila. Mga ka-spikes, ito yung ating Indian blue peafowl. Ito yung national bird ng India. So, mapansin nyo, napakaganda ng kanyang tail. So, pagka maganda ang tail, mahaba at maganda, yan ay lalaki.
Yan yung ating peacock. Pag babae naman, tinatawag na pihen. So yun yung pihen. Yun. So, ginagamit nito mga peacock yung kanilang magandang buntot sa pag-aakit ng kanilang mate. Pwede ding aggression pagkagalit sila. So ginagamit nila panakot sa mga kalaban. Ang tawag dun sa parang mga mata doon sa kanilang tail, mapapansin nyo parang may mga mata dyan, yun na itinatawag na ocelli. Lipad na siya. Yun ang ocelli, para mga mata. Dito sa abalone, meron din tayo mga warthog o yung mga baboy ramo. Ayan. Yung mga baboy, mahilig silang maglublob at magtampisaw sa mga putikan dahil wala silang sweat gland. So yan yung paraan nila para magpalamig. So ang ginagawa nila, nagugulong-gulong sila doon sa mga mud para makapagpalamig sila. So yan. So yan yung kalang habitat dito sa abalone zoo, parang sa wild din. Kaya healthy sila rito. Ayun. Okay, so ito yung mga guinea fowl natin, yung mga Bengala guinea fowl. Ang dami. Oo. Pabibili tayo mamaya. Ito yung bibili natin. Taas din sila lumipad. Pataas din lumipad. Ito yung mga lalaki. Pag lalaki, parang pababa. Ayan, sige yung mga. Pag lalaki, basak siya. Pero may meron kasi minsan magkaiba. Isang pag ganun, saka doon kami nag-aalam. Ito. Ayan, babae. Pag babae, ito yung pababa siya. Matulis. Yung, ano, matulis yung lalaki, parang nakaumbok na ganun. Parang kasi siya. Ah, okay. So, ito na mga ka-spikes yung binili natin sa abalone zoo. Meron tayong bali 6 na piraso tong Bengala. Nandito yung 4. Doon muna natin pa samantala nilagay yung 2. Kasi inaayos pa natin yung kanilang cage. Dahil medyo matataas sila lumipad, so enclose muna natin yung cage sila doon mamaya. Samahan niyo ako doon para makita natin kung paano natin naayusin yung area. So mga ka-spikes, dito na muna natin sila inilagay. Ayun yung ating nabili sa abalone zoo. Yung ating mga Bengala guinea fowl. Pararamihin natin, susubukan natin paramihin. Yan, sana maparami natin sila.
update ko kayo sa ating mga susunod na vlog tungkol sa ating mga Bengala Guinea Fowl. At bago tayo magpatuloy, shout out po muna kay Brother Yoying Marana na bumili sa atin ng ating 30 colonies ng Dubia. Paki-like niyo rin po yung page niya at lalagyan natin dyan sa screen. Bro Yoying Marana, maraming maraming salamat sa iyo bro. Pasensya na, medyo na late yung ating shoutout sa iyo. Medyo busy tayo nakaraan. Sa lahat po ng mga gustong bumili ng mga Dubia dyan sa South, pating Laguna, Cavite, Batangas, si Mr. Yoying Maranan po, meron po siyang mga binibentang Dubia. So dyan po kayo bumili at sigurado maganda quality niya. Galing din sa akin yung kanyang mga ibang Dubia roaches. At kung nagugustuhan nyo po yung mga video na katulad dito, yung mga content, nilalaman po na ating video, huwag nyo naman po kalimutang mag-like, share, at subscribe nyo na po ang aking channel. Ganun din po, pakipindot na rin po yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ako po ay nag-upload ng isang gandalawang video sa loob ng isang linggo. Sa mga gusto po pala magkaroon ng ating spikes and fur face mask, no? Ay pwede po kayo mag-comment down below. Tingnan natin at makakapagpamigay tayo ng at least siguro mga 10 sa ating mga subscribers. So comment down below po yung mga may gusto. O tingnan natin kung paano po natin mabibigyan isa-isa yung ating mga subscribers. Maraming salamat po. At isang episode na naman na natapos, mga ka-spikes. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat sa ating 1,300 plus na subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sana po ay nagugustuhan niyo po yung mga content na ginagawa ko. Kung meron po kayong mga content na nais po ninyong gawin natin dito sa ating channel, pakisuyo lang po, paki-comment down lang po at titingnan po natin kung magagawa po natin. Mag-suggest po kayo ng mga iba pa nating content na pwede natin gawin dito sa ating channel. Muli, maraming salamat mga ka-spikes.